Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagkakatipon muli bilang isang bayan ng Diyos. Sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat. Sama-samang humihiling sa ating mahal na Pong Jesus Asareno na dalhin ang ating samo sa puso ng ating mahabaging Ama. Kaya nga't hilingin natin sa Kanya, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinasabi ng masasama. Tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos. At sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nabibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagbabagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usap
usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila matalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masulirinin man sa tulong ng puod, agad maibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napapakupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Tumayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nililibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo noon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala na ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo,
ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng pagdedebosyon, araw na ipinapakita natin lalo na kung gaano natin kamahal ang ating mahal na Poon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya ko ho kayo pinapabati at pinapapalakpak dahil gusto natin ipamalas kay Jesus Nazareno kung gaano natin siya kamahal. Hindi tayo pumapalakpak lamang sa kasiyahan. Hindi tayo pumapalakpak dahil sa tao, kung tayo man ay napapapalakpak dito sa ating simbahan, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa mga kanta o sa mga naglilingkod o sa gayak ng simbahan dito sa ating Quiapo, sa ating sa Quiapo, kaya lang tayo napapapalakpak dahil dito natin na ipapamalas kung gaano natin kamahal si Jesus Nazareno. Yun ang tatandaan natin. Kaya tayo, kung sakali man mapapalakpak, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa nangyayari lang sa ganda sa misa o galing ng mga nagsisilbi, hindi. Kundi dahil gusto natin ipakita, iparamdam, lalo tigit kay Jesus Nazareno kung gaano natin siya kamahal. Amen? Kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, mas pumalakpak tayo ng malakas. Nais kong bigyang pansin ito, mga kapatid, sapagkat papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw. Mga mahal na araw, Holy Week. At sa mga araw na ito, lalo natin mapagtatanto kung gaano tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Kung kaya naman habang ating napagtatanto ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Jesus Nazareno, sana man lang masuklian din natin ito ng ating pagmamahal. Ulitin ko po, habang napagtatanto natin ang pagmamahal ni Jesus Nazareno, masuklian natin ito ng ating ding pagmamahal. Kaya nga nandito kayo ngayon, Biyernes, bagamat marami siguro kayong pwede pang gawin, malalayo pa ang pinanggalingan ninyo, mahirap pumunta dito, siksikan, mainit, pero nandito kayo, nandito tayo, sapagkat nais nating kahit papaano iparamdam sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Sapagkat
lagi naman niya ring ipinapadama sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga, lalo na papalapit ng papalapit ang mga mahal na araw, mga kapatid, huwag lang natin pagnilayan ang pagdurusa ni Jesus Nazareno. Hindi natin ginugunita at ipinagdiriwang ang kanyang pagpapakasakit lamang. Bagkus, mas tignan natin ang kanyang pagmamahal. Kasi pwede kang masaktan, pwede kang magdusa, pwede kang magpenitensya, pwede kang magpapako sa krus. Pero kung walang pagmamahal, hindi po yun ang landas ni Jesus Nazareno. Kaya hindi tayo basta nagpapakasakit ngayong mahal na araw. Hindi tayo pinaparusahan natin ang sarili natin. Sapagkat ang mas nais nating tularan, mga kapatid, hindi yung pagdurusa ni Jesus Nazareno. Hindi yun ang gusto niya. Ang gusto niyang tularan natin, ang gusto niyang mapagtanto natin, ang gusto niyang ipagdiwang natin, ang kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Na ganun na lamang niya tayo kamahal, kahit pahirapan siya ng mundo, hinarap niya ito. Kaya tatandaan natin, sa mga mahal na araw, pangalawa lang yung paghihirap. Ang talagang mas bigyan natin ng tuon, yung hindi mapigil na pagmamahal ni Jesus Nazareno para sa atin. At mga kapatid, yun o ang nakakalungkot. Inaalok ni Jesus Nazareno ang kanyang pagmamahal, ngunit anong sinukli, lalo na noong mga taong kasama niya noon? Pagkamuhi, pagkagalit sa kanya. Narinig natin sa dalawang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ipinapakita na parang ganito ang nangyari kay Jesus Nazareno. Kinamumuhian ng mga taong masasama, ang taong matuwid, sinubok pa nila. At sa Ebanghelyo nakita natin, nais ipapatay si Jesus Nazareno. Matanong natin, bakit kaya galit sila kay Jesus? Sige, bigyan ko kayo ng isang tanong din. Mag-isip kayo ngayon ng taong kinaiinisan ninyo. Dahan-dahan lang, baka ma-high-blood kayo. Mag-isip kayo ng taong kinaiinisan ninyo. Balik tayo kay Jesus. Bakit siya kinaiinisan? Opo, may mga taong kinaiinisan natin, nagagalit siguro tayo dahil may kamalian. Pero aminin natin mga kapatid, may iba rin kadahilanan minsan kaya natin kinamumuhian ng isang tao. Kaya nagagalit yung mga Pariseo, yung mga eskriba, yung mga nasa templo kay Jesus Nazareno, kasi ipinapakita ni Jesus Nazareno ang tunay na matuwid at mabuti. Ang tunay na pagmamalasakit at pagiging makatotohanan. At iyon ang hindi nila kayang gawin. Kaya pala, galit na galit sila kay Jesus kasi lalong na ipamumuka sa kanila ang kanilang kahinaan. Si Jesus na maawain, lumilitaw sila, hindi maawain. Si Jesus mapagbigay, lumilitaw tuloy yung kanilang kadamutan. Si Jesus na walang inisip kundi ang iba, lumilitaw tuloy ang kanilang pagiging makasarili. Aminin natin mga kapatid, minsan kaya tayo nagagalit sa iba kasi lalo tayong napapahiya.
dahil lalong naipamumuka sa atin ang ating kakulangan. Kaya minsan, halimbawa, nagpatanong, sinong gustong magsilbi? Sino yung gustong mag-volunteer? May nagtaas ng kamay. Ako. Ano sabihin mo? Sip-sip lang yan eh. Pero bakit mo siya ginaganon? Kasi ikaw, hindi mo makayang mag-volunteer. Hindi mo makayang magbigay ng sarili, kaya galit na galit ka doon sa mga taong nagagawa yung hindi mo magawa. Yung nagsabi ng katotohanan, pinapaamin kayo. Sino magsasabi ng totoo? May nagsabi ng totoo. Ano sabi mo? Pasiklab lang yan. Kala mo kung sino yan. Bakit tayo nagagalit sa nagsasabi ng totoo? Kasi tayo naduduwag magsabi ng totoo. May pagkakataon, mga kapatid, kaya natin kinamumuhian ang isang tao dahil lalong naipapakita ang ating kahinaan. Ganun ang dahilan. Kaya sila galit kay Jesus sa Sareno. Naiinggit sila. Kasi naipapakita ni Jesus ang tama. At lalong naipapakita ni Jesus ang kanilang kamalian. Pero mga kapatid, kaya yung nagagawa ni Jesus, hindi para manumbat. Hindi para laitin. Kaya niya ipinapakita yung tama para tayo lalong magsuri ng sarili. Para lalo natin dalisayin ang ating sarili. Para lalo natin itama ang ating sarili. Kaya, bahagi ng ating pagninilay ngayong Kwaresma, kung meron man tao ngayon na gumagawa ng mabuti, pero hindi natin kinagigiliwan, tanungin natin ang ating sarili, bakit? Bakit ka nagagalit sa gumagawa ng tama? Dahil hindi mo kayang gawin yung kanyang ginagawa? Humingi tayo ng biyaya ng kaliwanagan. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga ganun tao sa buhay natin, hindi para ipahiya tayo, kundi para paalalahanan tayo. Siguro, pinapakita sa iyo ngayon, merong matinong magulang, tapos nagagalit ka, sabi mo, wala yan, nagpapakitang gilas lang yan. Kaya yan pinadala sa iyo ng Diyos para ipalala sa iyo na maging responsableng magulang. Nakita mo, may mag-asawa ngayon nagsisimba rito. Very sweet. Sabi mo, wala yan. Baka gustong ipaalala din sa iyo, maging tapat kang asawa. Maging mabuti kang may bahay. Maging asawa ka na hindi mo pinagbubuhatan ng kamay, ang kabyak mo. Nakita mo ngayon dito, may mag-anak nagsisimba ng sama-sama. Baka pinapaalala sa iyo, isama mo rin yung anak mo, isama mo rin yung pamilya mo. May nakita ngayon, mamaya, may nagdadala ng bigas dito sa simbahan, may nagdadala kahit isang supot lang ng tinapay. Baka pinapaalala sa iyo, maging mapagbigay ka din, wag lang kabig ng kabig, matuto ka rin magbahagi. Nakikita ninyo yung mga naglilingkod dito, buong araw nandito. Baka sinasabi rin sa iyo ni Jesus sa Sareno, matuto ka rin maglingkod, matuto kang makisama. Hindi ho tayo gustong ibaba ng Diyos. Kung minsan may pinapadala sa atin para ipaalala sa atin ang ating kakulangan, ito'y para mapuno tayo, ito'y para lalo tayong mapalapit sa Kanya, sapagkat gano'n na lamang tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Kaya sa araw na ito, balik ako sa tanong, sino yung mga kinaiinisan mo ngayon? At sa totoo lang, bakit? Baka naman kaya ka lang nagagalit dahil nakukonsyensya ka
dahil naipapakita nila yung tama na hindi mo magawa. Huwag mo silang basta aalisin sa buhay mo. Tandaan mo yung nangyari kay Jesus sa Sareno, kaya siya niligpit, kaya siya inalis ng mga tao, natitiris yung mata nila sa kanya dahil pinapaalala ni Jesus sa Sareno ang tama. Ngayong araw na ito, pinapaalala din sa ating lahat ni Jesus sa Sareno, gusto kitang itama, gusto kitang iwasto, gusto kitang punuin, maging bukas sana ang iyong puso sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Jesus Nazareno, salamat po at lagi niyong ipinapadama sa amin ang inyong pagmamahal. Hindi kayo papigil kahit na kayo'y kutsain, kahit na kayo ay nais iligpit at itaboy ng mga tao, hindi kayo papipigil sa inyong pagmamahal sa amin. Nawa, masuklian namin ang iyong pagmamahal ng amin ding pagmamahal. Nawa, maging bukas ang aming puso kapag kami iyong pinapaalalahanan kung ano ang tama at matuwid. Patawad po kapag hinahayaan naming inggit, galit, ang manaig sa aming buhay. Linisin niyo po kami, liwanagan niyo po kami, upang lagi naming mapagtanto ang hindi mapipigil at naguumapaw na pag-ibig mo sa amin. Maraming maraming salamat po, mahal naming poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating tugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik nating idalog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang makapagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo ng aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Simba, ipinapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Buksan natin ang ating puso, patuloyin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagagalit sa mga taong mabubuti at tama. Kapag kami nagagalit, kapag nabibigay suri sa aming kahinaan, gisingin niyo po kami, Panginoon. Dalhin niyo po kami sa tuwid at tamang landas. Patawarin niyo po kami at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Lumuhod po ang lahat.
Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo at dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagkasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa ating simbahan. Sa kaya po, sa inyo pong tulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay lalo tayong tinuturuang magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Ang ating debosyon hindi lamang nasusukat sa dasal, kundi sa tamang asal. Ang Diyos minsan nagpapadala sa atin upang tayo'y maitama, upang ating mapagtanto ang ating kahinaan at kakulangan. Hindi upang kutsain tayo o ibagsak tayo. Pinapaalalahanan tayo lagi ni Jesus Nazareno dahil mahal na mahal niya tayo. Dahil gusto niyang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawanan niya ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.